bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupa, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRM 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santo, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online. Online. Sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. It's weekend once again, so it's time for Sports Minded. I'm Kathy G. Welcome mga kabahagi and kawan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama para pag-usapan ang mga kaganapan sa mundo ng palakasan. And of course, para makibahagi sa buhay-buhay ng ating mga iniidolo in and out of the court. And mga kabahagi, kawan, very special ang ating guest for today dahil... Nako ha, hindi lang siya kilala sa mundo ng sports, kundi kilala rin siya bilang isang magaling na artista at politiko. So, wow, you guys excited. Excited na rin ako ipakilala siya sa inyo. Nako, sigurado, napapanood nyo na siya, nakikita nyo na siya mga kabahagi, mga kawan, dahil hindi na siya bago sa atin. Ayan, lalo na kapag kayo nanood ng TV. Pero before that, napapakinggan po muna tayo sa lahat po ng ating Radyo Pilipino at 1FM stations nationwide. Ganon din po sa ating streaming at www.radiopilipino.com. or www.1fm.ph. You may visit also our Facebook page and YouTube, Radyo Pilipino and 1FM. Ayan. At syempre, para po sa inyong mga katanungan, dahil later, meron tayong slump book at mga katanungan natin kay ating guest. Ayan, muntik ako na masabi. You may text po sa 0968-898-2503. Ayan, dyan po kayo magte-text mga kabahagi. So, if you guys ready, I'm also ready. Pero eto muna po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Dito sa isi-share ko mga kabahagi, I think magkakaroon na kayo ng idea kung sino siya at kung sino bang artista ito na related dito sa aking One for the Books. Alam nyo ba na ang taekwondo ay martial art mula sa bansang Korea. Oh, 'di ba? Tinuro ito sa mga North and South Koreans military noon pa, kaya naman ito din ang kanilang naging national sports. Oh, yung mga army na kilala natin, 'di ba? Oh, 'di ba? Baka magagaling din sila sa mga sipaan, no? And here another one for the books. Here's one for the books. One for the books. Alam nyo rin ba na ang Thai, sa salitang Thai, kwando,
ay paa. At ang kwan, tama ba ako? Tama po ba ako? Mamaya i-correct nyo na lang po ako. Kasi iba yung pagkakaspell dito, eh, baka iba masabi ko. Tay. Tay? Tay? Ayan. At ang kwan naman ay kamay. At ang do ay way. Ayan ha. Ito'y nangangahulugan, the way of the fist and foot. O the art of kicking and punching. Oh, diba? Ang dami natin natututunan. So, may idea na ba kayo mga kabahaging kawan? Here's another one for the books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Eh, alam nyo rin ba na ang Taekwondo sa Pilipinas ay naipakilala noong taong 1970s? So, baka mga mommies natin, ang mga lolas natin ay naglalaro na ito. Nina Kim Bokman at Youngman Park. Oh, do you know them? Hindi po sila member po ng BTS, ha? Baka magkamali po kayo, K-pop, ayan. Pero sila po ang nagpakilala dito sa ating bansa ng Taekwondo. So, that's one for the books. Again, mga kabahagi, ang kawan na papakinggan po tayo sa www.radiofilipino.com at www.1fm.ph. At eto po, we'll pause for a break sa pagbabalik po ng Sports Minded. Papakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today sa pagbabalik po ng Sports Minded dito lang sa Radyo Pilipino and 1FM. Magbabalik ang usapang sports. Sports Minded. Sports Minded. Wagi sa kalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakabatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwa sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kalaman! Kabahagi sa kaligtasan. Padaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. And we're back here at Sports Minded with me, Kathy G pa rin. Siyempre, napapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipino and 1FM. And this time, as promised, eto na. Papakilala ko na po sa inyo kasi mahaba-haba po. Ang dami niya kasi. Ang daming ganap sa kanyang buhay. Kaya umpisahan ko nang ipakilala ang ating guest for today. Siya lang naman po ay kanina sinabi ko na Filipino actor, martial artist, producer, and politician. He is popularly known as a Filipino Taekwondo champion and actor na syempre kanina kinukwento ng ating guest kung sino at kung ano-ano ang kanyang mga nilabasang pelikula. Several Filipino and international action films at meron pang aabangan din tayo sa kanya. Mamaya ikukwento niya sa atin kung ano yan. And also, he is also the Secretary General of Philippine Taekwondo Association and member of the Philippine Olympic National Sports Association Martial Arts Council. He has also served as a city councilor from the 1st District of Makati from 2010 to 2016 and later as congressman representing the same district from 2016 to 2019. Yan lang naman yung ganap sa kanya pero meron pa. Ito mas bigate ng ganap dahil sa kanyang Taekwondo career, siya lang naman po ay 8-time National Taekwondo Champion, 7th World Taekwondo Medalist, 10th Asian Games Medalist, 14 and 15 SEA Games Champion. Hihinga muna ako. One of the first Filipino Taekwondo Olympians to fight in the 1988 Olympics. At eto, 2017 Taekwondo Man of the Year awarded by the Kukiwon. Tama po ba ako dyan?
Ayan, so let's all welcome, walang iba po ang ating guest for today, Sir Monsur Del Rosario. Hello, hello sir. Hello. Good morning ba to? Good afternoon? Ano bang program good mo? Noon. Good noon. Good noon. Okay, good noon to Kathy G and of course your assistant. Dito sa Sports Minded, first time ko rito. At medyo iniksian na lang natin yung mga introduction dahil mahaba-haba. Oo nga sir eh. Kasi parang yung pala parang, sa introduction, kailangan ko na ng isang oras. Hindi. Ganun talaga pag matanda ka na, marami ka nang nagawa sa buhay mo. Oh, ayun. You don't look like ayan, sir ha. So, kanina, ito po pala, bago ko no, ikakat ko si Sir Monsur kasi he was telling us na he's already a senior citizen. Makakabahagiin ka Juan, pero tingnan nyo naman. Totoo yun. Wala po sa itsura. Natutuwa ako sa 20% discount sa gamot, sa pagkain, libre sine. Oh. Oo, natutuwa ako. Malaking bagay. Nini-enjoy ko yung senior citizen. Oh. So welcome to the club yun pala, lang. Sabi ng mga seniors. Walang gustong maniwala. Pag bumibili ako exactly, ng sir. Ticket sa sinihan, tapos sabihin ko, ako libre. Humingi sila ng ID. Kahit sa pagkain. Para wala. May prueba talaga na oh. Senior na kayo. Kasi so, hindi kayo... Oh, senior sir, eh. You look like 50 ano lang eh, mid-50s. Oh, sir, eto na, simulan na natin. Sir, tell us your story, where you grew up, saan kayo lumaki, and how was your childhood that led you to acting in martial arts? Martial arts muna. Sige. Kasi before acting, even before politics, it was martial arts. Okay. Let's start with let's not go too much into details, but basically the reason why I got involved in martial arts was two reasons. One was I was a little kid in grade school studying in Bacolod City, and I was always being bullied in school. Okay. So lagi akong pumapalag sa mga bully, pero wala akong panalo, lagi akong gulpe. Malalaki kasi sila. So it came a point na nawala na yung confidence ko sa buhay ko. 9-10 years old ako, nakikipagsuntukan na ako. Okay. At wala akong panalo sa lahat ng suntukan na inabot ko sa grade sila. School. Oh. Kasi hanggang leeg lang ako eh. So sila malalaki. At nawala yung confidence ko sa sarili ko. At naisip ko na paano ko ibalik. Tapos napanood ko si Bruce Lee sa The Big Boss, 1971. Ayun na. Parang nung nakita ko siya, na-obsess ako sa kanya at na kuwan sa sabi ko gusto kong pag-aralan yung alam niya. Yung umuwi ako sa bahay, sabi ko sa parents ko, gusto ko maging katulad ni Bruce Lee. Gusto ko mag-aral ng kung anong paano siya lumalaban, kung anong martial art 'yan. So ayun, napasok ako sa karate nung bata ako, and then medyo nagkaroon kami ng personal problem sa pamilya na hiwalay yung mama at papa ko. Na tigil yung training ko sa karate. Tapos na padpad na ako sa Maynila. Tapos doon na ako tumira sa lola ko. At pagpasok ko sa Maynila sa high school, doon ko nakita first year high school 1977 yung taekwondo. At nung nakita ko yung taekwondo, sabi ko iba to sa karate. Kasi dati nung 1960s yung karate, yung sparring namin, controlled, light contact lang. So, yung practice namin noon, kumbaga pag sumunto ka, ganun lang, point. Okay. Tapos parang point, pitin. So, sumipa ka, ganun din. Di ba? Sasahod ka. Tapos yung, hindi siya, may contact siya, pero hindi full contact. Tapos nung 1977, nakita ko yung taekwondo, yung sparring, full contact. Oh, yung full blast yung nila, nung time na yon, ha, okay. Nung time namin, sabi ko iba to kasi nung nagkakarate na ako, actually Mudo Kwan, Tang Sudo, tapos nagshotokan ako bago ako nag taekwondo. Yung napaaway ako sa school, yung bully na mga bully na naman, yung sparring ko yung control din.
So, sabi ko parang hindi gumagana yung karate ko. Tumatama, pero kontrolado. Mm-mm. Eh kasi yun ang practice namin eh. Mm-hmm. Tapos nakita ko yung taekwondo, full blast yung talagang mga kailangan. Sipa, mga suntok, full blast. Mm-hmm. Tsaka nung time na yun, kumpara ngayon, malayo, masakit. Kasi wala kaming rubber mat, kahoy lang. Mm-hmm. Tapos yung armor, manipis. Minsan nga, full talaga contact, tapos walang armor. Tapos walang talaga shin guard. Talaga ramdam nyo yung, yung mga sipa talaga, malakas. Okay. Tapos yung mga suntok, malakas. Mm-hmm. So, napapates yung sarili mo. Mm-hmm. So, at that time, bago pa lang ang taekwondo, hindi pa kilala sa Pilipinas, doon, sumali ako noong 1977. Tapos, na-injured yung tuhod ko, natigil ako noong 2 taon. Mm-hmm. Noong na-injured siya, hindi ako makapag-taekwondo, sabi ng doktor, bawal. So, nainggit nga ako sa mga kaklase ko, kasi yung mga ibang kaklase ko na nagte-training, they were able to achieve their black belt already. Mm-hmm. Mm-hmm. So when I went back after 2 years, parang nag-start from scratch na naman ako. Kasi syempre, galing ako sa injury. Sa injury, yes. So, yun. Nag-double time ako. Mm-hmm. Yung kumbaga, yung mga iba na black belt na noong 1978, 79, 1980, para mahabol ko yung galing nila, kung sila magpa-practice ng mga twice a week, ako magpa-practice araw-araw. Para lang. Para lang makahabol ako sa galing nila. We'll pause for a break, mga kabahagi kawan, with Sir Monsieur Del Rosario and of course with me, Cathy G, dito sa Sports Minded. Magbabalik ang usapang sports. Sports Minded. Sports Minded. Wagi sa kalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakabatan. Kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kalamang, kabahagi sa kaligtasan. Padaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. And you're still listening to Sports Minded with me, Cathy G, dito po sa Radyo Pilipino and 1FM, of course, with Sir Monsieur Del Rosario. Sir, so, you mentioned yung color. Kasi diba sa taekwondo, sinasabi nila, like, you have, yung parang may mga color-color ba yan? May white, yes, ba yan? Yes. Ilang color po ba yung dapat pagdaanan? Well, ano yung pinaka-mataas na color? Well, ang start dyan, white belt. Okay. Lahat ng martial arts, white belt yan. Okay. Kahit anong martial art, white belt ka talaga. Opo. Tapos, pagdating sa ibang martial arts, iba na yung color grading nila. Mm-hmm. Dito sa Philippines, iba yung color grading dito kumpara sa USA. Mm-hmm. Iba rin ang color grading sa Canada. So, iba-iba yung, per country? Oh, parang iba-iba kasi depende sa organization na nag-handle ng combat sport at Olympic sport ng taekwondo. Mm-hmm. So, sa amin dito sa Pilipinas, magsa-start ka ng white belt, tapos mag-low yellow ka, tapos mag-high yellow ka. Ah, may low yellow, may high yellow. Oo, parang grade 1, grade 2. Tapos mag-low blue ka, tapos mag-high blue ka, tapos mag-low red ka, dami pala. Tapos mag-high red ka, tapos mag-low brown ka, tapos high brown, tapos first dan black belt. Tapos yan, after first dan, kung gusto mo umakyat, pwede after 2 years, kunin mo yung test mo for second dan black belt.
Tapos kung gusto mo mag third dan, after 3 years kunin mo yung third dan. Mm-hmm. Gusto mo mag fourth dan, antay ka ng 4 years kunin mo yung fourth dan. Pero yung color, sir, yun na yun. Black na yan, oh. Pero ano lang, kwan lang. Kumbaga first degree, second degree. Training na. Oh, opo. Pero kung gusto mo maging international instructor, kailangan minimum ng fourth dan black belt at Cookie One certificate holder ka. Mm-hmm. Kumbaga international instructor ka na noon. Pag fourth dan black belt ka na, parang kahit saan mundo, pwede ka magpunta, tayo ka ng sarili mong school, okay, sarili mong gym, hey, walang gugulo sa iyo dahil meron kang certificate na fourth degree black belt ka na holder ng Cookie One ng World Taekwondo. So, after gusto mo umakyat, after 5 years, kunin mo yung test mo for fifth degree. After 6 years, kunin mo yung 6th degree. Ang dami pala nun. After 7 years, kunin mo yung 7th degree. So hanggang anong degree yan, sir? Yung pinakamataas? Hanggang 9. Hanggang 9. So lifetime yan. Lifetime. Kung gusto mo iabutin yung kumbaga PhD o master's degree ng taekwondo. Parang pag PhD parang grand master ka na. Wow, ganun, parang huwag ka naloloko-loko sa akin, pipitikin lang. Sir, may difference ba? Kasi marami nalilito. Like taekwondo and karate. Karate do. Like, iba pa bubuy karate sa karate do at taekwondo? Well, ang karate kasi, dati karate lang yun. Nang 1960s kami, 70s. Naging karate do yan, siguro dahil nagkaroon na ng mga ibang martial arts na may do ang ending. Baka may do rin sila noon, pero ang alam ko, naalala ko nung bata ko, wala naman kaming karate do. Karate lang. Karate lang. So yung karate do at karate, halos pareho lang yan. Pero ang karate, ang alam ko, marami silang style. Meron silang Shurinryu kanina, yung nagpa-picture sa akin, Shurinryu black belt siya. May Kyokushin karate, may Shotokan karate, may Uichiryu karate, may Wadoryu karate, Goju-ryu karate, may iba-iba. Mm-hmm. So tapos maraming association din sila. Mm-hmm. Pero basically, ang mga foundation nila halos pareho. Mm-hmm. Ang mga specialties na lang sa technique nila ang nagkakaiba. Tapos ang karate galing sa Japan. Mm-hmm. Kumbaga martial arts ng Japan. Ito Korea. Ang taekwondo, martial arts ng Korea. Pero ang taekwondo, dati, bago siya na form na maging taekwondo sa Korea, marami siyang pinanggalingan na style. May Jido Kwan, Chungdo Kwan, Mudo Kwan, may mga iba-ibang branches. Tapos naging isa yan. Ginawa nilang parang national sport nila, national martial art. Tapos naging Olympic sport noong 1988 Seoul Olympics, nung sila nag-host ng Olympics. Yun na yung yun ang parang kumbaga minarket nila sa buong mundo yung taekwondo. Kaya kumbaga, mas nakilala na, sir, yung mas nakilala siya lalo na nung naging Olympic sport siya. Ang medyo malungkot lang minsan pag nagiging masyadong sport aspect na yung martial art, nawawala yung true essence ng martial arts niya. Yun ang minsan na nakikita ko na parang naka-focus na masyado sa sports dahil syempre mas malaking perang kinikita doon. Hindi na mismo yung martial arts. Pero yung martial arts kailangan importante yan, kailangan malagay yan sa training ng isang estudyante na hindi niya makalimutan na martial arts to tapos nagiging combat sport. Sir, ano yung Sayonachi daw? Kumbaga pag napaaway ka tapos nakatsinelas ka, sabi ng mga tao yan sa kalye, eto na, sayo na, sinasayo na yung tsinelas ko. Yun na, tapos takbo ka na. Kung batang kalye ka at na medyo katambay ka sa kanto at marami kang kaibigan sa kanto, maintindihan mo yan. Pero kung itong tipong doon ka sa medyo sa taas ng konti na hindi ka na halubilo sa mga ganyan, sanay tayo sa mga karatista, mga boksidor, mga arnisador, tapos siyempre sa pelikula, sa politika, yes, laman, lagi kumbaga laman tayo ng kalye. Kaya, so kabisado ko, kaya kabisado natin yung mga ganun lingwahe. Kaya yung Sayonachi, hindi martial arts yan. Iba pala yan. Hindi martial arts yan. Baka isipin, mag-aaral ako ng Sayonachi. Sir, sa 50 years nyo sa industry ng martial arts, anong mga benepisyo yung natutulong sa inyo, lalo na sa inyong, of course, sa kalusugan, look, kitang-kita naman po. Well, ako ang number one ang masasabi ko, character building malaki. Oh,
malaking bagay. Kasi you don't just test your skills against another opponent or your skills against your classmate in your in your gym or in your team that you're training with. You test your skills and you test yourself. At the end of the day, the test is how far can I go? How far can I push myself? Can I go one more round? Can I do one more kick? Can I come back tomorrow and train again? Mm-hmm. The battle at the end will be for yourself, which builds your character. Mm-hmm. Now, being in a combat sport, you know, at a young age and representing the Philippines for close to 8 years as an athlete and maybe 4 years as a coach and a trainer for the national team, I have experienced things that no ordinary person gets to experience on a day-to-day basis. So, every day you learn about perseverance, you learn about indomitable spirit, you learn about humility, you learn about etiquette, you learn about modesty, of course, self-defense, self-discipline, self-confidence, and slowly you get to build up your character. You learn how to handle defeat, you learn how to handle success. There's a saying that I always say na it doesn't matter how many medals you've won. What's important is when you're down, do you have the strength to pick yourself up and come back and fight another day and continue the war of life? Because life is not always a bed of roses. Yes, it's always exactly. There's always a day that you're gonna feel down, depressed, beaten up, down, and you wanna give up. Will you give up or will you come back and rise and fight again? Those traits have been embedded in me. So my life was very difficult growing up, and my training in the martial arts and being a national team fighter helped change all of that. From a kid with no confidence who was early exposed to a lot of things that could destroy a human being's life and being destructive to the community, it turned around and became somebody who could inspire someone, motivate someone, a younger person, someone who could be constructive to himself and constructive to the community and to the world. So I believe that it doesn't have to be taekwondo. It can be any other combat sport. It can even be a non-combative sport. But I do believe that sports is one of the education that sometimes is not given too much importance, and people think that it's not that important. But eventually, as you grow old and it becomes part of you, like last night, a friend of mine passed away, a rich friend of mine. He's 58 years old. He's younger. And he died, I'm 60, he's 58. And he was my classmate from high school to college. And very successful businessman and a right-hand man of one of the richest people in the Philippines. And we had a big reunion last night. And then I would see all my friends na in high school na 6 times na inoperahan sa puso. Tapos yung isa na stroke na. Tapos yung isa parang na lumaki na lang, pinabayaan. Iba na yung lifestyle nila, sir. Oo, no? Na parang hindi ko alam anong nangyari sa kanila after college kasi nagkahiwalay-hiwalay na kami, bira-bira na kami nagkikita. But they were all shocked na, Mon, Munsur, anong sikreto mo? Bakit kwan ka pa rin? Hang ka pa rin? He-man ka pa rin? Parang wala kang tiyan. Tapos kundi parang ganda. Sabi ko, kwan na naging life, way of life ko na. Parang porke lang nag-retire ako bilang atleta, hindi ibig sabihin I will not continue what I have learned. And then, parang use it for my benefit. Yung kumbaga pag martial artist ka kahit matanda ka na, tuloy mo yung training, i-perfect mo yung technique mo na pinagagawa mo. And I don't only practice taekwondo, I practice other martial arts. I'm very deep into Filipino martial arts, especially the style of Kalis Ilustrisimo. I've been training in that system for so many years
And it's weapon-based training. So you have knives, you have machete, you have itak, you have dos manos, doble baston. So parang have, lahat pala, Sir Monsur. So, yeah, so I'm very into that a lot for these past many years. But I still continue my taekwondo drills and training because my children are into it. And then, of course, I have boxing, the basic boxing, a little Muay Thai, and then a little MMA, but not too much. And I believe that every child in this world or in this country should have some form of training for their life, because eventually you'll be traveling alone. Yeah. Eventually you'll be moving around alone. Eh, Sir Monsur, eh, ang dami na marami pang bad elements ngayon sa mundo ngayon kumpara nung 1960s o 70s. Mas malupit yung kasamaan ng mundo ngayon. Exactly. So kahit papaano, at least hindi ka naman maghahanap ng gulo o away, pero at least handa ka. Actually, na Sir Monsur, I was about to ask that. Alam niyo, Sir Monsur, when I was a kid, gusto ko talagang, alam mo yun, yung parang mag-martial, taekwondo. Then nung inas ko yung mom ko, sabi niya, babae kasi kami pares na magkapatid. Sabi niya, babae kayo, masasakta, baka mamaya mabalian ka, ganyan. Ano po yung pwede niyong ma-advise dun sa mga parents na ganyan, na very, you know, pagdating sa, hindi pwede mga ganyan, doon ka sa ballet, ganyan, yung mga pambabae. So, what can you advise to those parents? Actually, na ganyan ang thinking ko? Maraming female mothers and grandmothers, may mga grandfathers din na ganyan at mga fathers na ganyan na na-encounter ko, dahil matagal din ako nagturo. Meron akong dalawang schools dati sa taekwondo. Medyo punong-puno ng mga estudyante yan at parents. Mga close to 20 years nagtuturo ako. Although ngayon hindi na. Normal yon, kasi hindi nila maintindihan ang concept ng martial arts is for everybody, not just for men. And nangyari yan sa sister ko. Napanood ng mother ko yung sister ko lumaban sa national championships. 15 years old siya. Eh para siyang lalaki na, alika rito. Pero kalaban niya babae rin, di ba? Tapos upakan sila sa ring. 1983 yun, 40 years ago. Nung nakita ng nanay ko yan, sabi niya, teka, isa lang yung anak kong babae, nagiging lalaki pa. Eh yung tatlo kong lalaki, yung kaming magkakapatid, yun, nagaganyan kami. Eh, yung sister ko, kasi younger sa akin, ma-idol-idol sa akin, gusto rin maging fighter. So ako naman, sige, ayaw ng nanay ko. So, lalo siyang nagalit nung gusto niyang parang nagagalit siya sa sister ko. Gusto niya parang batukan o ano, pero nasasagan ng sister ko. Oh, yun, gusto ko yun ha. Tapos parang ginano niya yung nanay, mama, kalma lang, huwag mo ako saktan. Ganun. So nagalit yung nanay ko, pumasok sa kwarto ko, sabi niya, Monsur, tigilan mo ang pagtuturo diyan sa kapatid mong babae, hindi ko na siya mabatukan, hindi ko na siya matamaan, sinasanggaan na lahat ng man. So anyway, sikreto yung ginawa namin, sikreto yung training ng sister ko. Pero iba eh, kasi nagtatago siya eh. Until nakuha niya yung black belt na test niya, at nakuha niya yung black belt. Tapos parang sabi niya, kuya, hirap na ako mag-tournament. Ayaw ni mama, sumali ako. Sabi niya, okay lang. Pero mag-training ka lang. Para at least meron kang alam sa self-defense. Yes. Pag mag-isa ka na, magbiyahe ka na, magtrabaho ka na sa ibang bansa, tuloy mo na yan. Wala nang makakapigil sa'yo. Yung anak kong babae, similar ang story. Kasi maganda siya. Parang mabait tingnan, parang malumanay, very respectful. Eh, siyempre, yung lola, yung lolo, yung mga tita niya, tito niya, medyo kinakabahan na sabi niya. Masaktan. Ako, sinabi ko sa kanya, kasi hindi ko naman siya pinilit lumaban. Sabi ko, mag-training ka, pag nag-black belt ka, okay na yan. Tapos practice ka lang. Tapos aral ka ng MMA, aral ka FMA, para may konting knowledge ka ng ibang style ng martial arts. Tapos okay na yan. Pero gusto niya lumaban sa ring. So sabi ko, sigurado ka ba gusto mo lumaban sa ring? Sabi ko, alam mo, ibang level yan, yung lalaban ka sa ring. Sabi ko sa kanya, sabi ng pamilya na huwag ka na lumaban sa ring. Kunin mo lang yung black belt mo, okay na yan. Gusto niya. Sabi ko, bata pa siya, 14 lang. Sabi ko sa kanya,
Ba't di ka nalang mag-golf o mag-badminton o mag-swimming? At least yun. Para maiba-iba po. Hindi, may sports yun. Sports pero, hindi, pero hindi ka magugulpe. Yes. Hindi ka masasaktan. Sabi ko, sayang, ang ganda mo. Ha? Baka mamaya, mabalian ka ng ilong, ma-knockout ka, mabalian ka ng tadyang, ha? At magugulpi ka. Siyempre, iba na yung taekwondo ngayon kumpara noon. Mm-hmm. Ngayon, parang malaki na, marami ng practitioner, magagaling na yung ibang bansa, at open na siya hanggang public school. Noon, walang public school. Nung panahon talaga namin, di ba? Tapos, konti pa lang. Kami nagbukas dun sa police PNP eh. Kami rin ang nagbukas dun sa military. Okay. Kami nung 1980s, kami yung bata pa kaming pinadala na magturo at mag-training at ispa rin yung mga military at mga police nung panahon namin. Nung 1980s, nung Philippine team pa ako. So, sinabi ko sa anak ko, mag-iba. Ang sagot sa akin, sinabihan ako, pa, eh, nung bata ka, gwapo ka rin, di ba? Sabi ko, ayun, nabali rin ilong mo, di ba? Dalawang beses. Di ba, na-knockout ka? Sabi ko, tatlong beses. Di ba, nabalian ka ng tadyang? Sabi ko, anong kaibahan? Sabi ko, eh, syempre lalaki ako, babae ka. Eh, medyo concerned ako sa ganda mo, tsaka sa katawan mo, baka masaktan ka. Tapos sagot sa akin, bakit? Kalabang ko ba, lalaki? Babae naman kalabang ko eh. Gusto niya talaga lumaban. So hanggang ngayon, sir, nag-ano na siya? Oo, nag-medal na siya, tuloy-tuloy na siya, varsity team talagang na siya. Talagang it runs sa blood. Hindi, talaga? Hindi ko naman pinilit sa kanya. Pero so ako talaga naman, yun ang gusto niya na. Oo, so sabi ko, sige, tulungan kita, pakinggan mo lahat ng payo ko sa'yo, dadaling kita sa mga magagaling na coaches, magagaling na player, babae yun. So gusto nila. So ako, importante na mabigyan sila ng pagkakataon. Gusto ng bata eh. So, ang hirap ng ipilit yung bata sa isang bagay na hindi niya gusto. Oh. May certain age ba sa pag-enroll sa martial arts? Like at my age now, pwede pa ba na pumasok ako into ano? Pwede, like, pwede. Gusto ko matuto pa ng taekwondo. Pwedeng taekwondo, pwedeng jiu-jitsu, pwedeng karate, pwedeng muay thai, pwedeng kahit basic boxing lang, pwedeng wushu, maraming martial arts, pwedeng Filipino martial arts, FMA, pwedeng iba-iba, pwedeng MMA rin kung meron MMA instructor. Parang kung hindi lang for physical fitness, health mo, tapos pwedeng Krav Maga. Depende so kung anong... So pwede pa talaga, oo, sir. It's pwede. Not too late. May mga iba nagsastart nga 50 years old na. Ah, talaga? May iba nagstart na mga 60, pero nagte-training sila. Depende kung ano... Pag kunwari, hindi ka ganun ka-flexible, so medyo lugi ka, hindi ka makasipan na mataas. Pili ka ng martial art na pwede ka sa style na yan na hindi kailangan yung flexibility. So, kasi ang taekwondo, kailangan flexible ka. Ang hirap kasi sa lahat, yung matutunan, yung sipa. Sa lahat, ang sipa ang pinakamahirap. Kailangan ba, sir, long-legged ka? Or... Mas maganda kung long-legged ka. Advantage ka eh sa competition, sa sparring ng taekwondo. Pero siyempre, pagdating sa mixed martial arts, it doesn't matter kung long-legged ka o hindi. May advantage din kung alam mo paano gamitin. Pero pag makita mo naman sa mixed martial arts, sa MMA, dyan sa mga UFC, sa 1FC, mga competition nila, makita mo yung hindi naman nananalo lagi ang matangkad. Kasi parang hanggang ngayon, skill gusto ko talaga, pa rin eh. Skill talaga. Gusto ko pa rin siya matutunan. Kahit basic self-defense for women, opo, maganda mapag-aralan. Tapos, kung gusto mo, may drill kayo, fitness. Para kahit papano, sabi ko nga, hindi porke naghahanap ka ng gulo o away, pero pang self-confidence mo, self-defense mo, tsaka fitness mo. Maganda siya, maganda siya. Actually, ini-encourage ko talaga yan sa lahat ng mga kabataan na may time kaysa nakaupo lang sila, yes, nagko-computer, so, ngayon yung mga nagbibidyo. So, yung mga anak ko, pinapabayaan ko yan mag-video game. Basta meron silang na isang form of exercise. Kung ayaw nilang mag-martial arts, mayroon silang workout na ginagawang iba. So depende kung basta gumagalaw ka. Importante gumagalaw ka, dahil kung hindi parang sasakyan 'yan eh, na parang naka-park. Nakastaka na lang. Tapos pag start mo after 3 years, ang dami nang sira. Kailangan kahit papaano constantly, twice a week, 3 times a week. Meron kang gumagalaw ka kung pwede 30 minutes araw-araw. Magbabalik po kami ni Sir Monsor dito sa Sports Minded. Magbabalik ang usapang sports. Sports Minded. Sports Minded.
Wagi sa kalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakabatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahinda sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. You're still listening to Sports Minded with me, Kathy G, and Sir Monsur Del Rosario. Aba, napakarami nating natututunan. Marami tayong mga ideas na nakukuha from him, diba? Talaga naman, ha? At isa dito sa tumatatak sa akin yung character pagdating dito sa martial arts. Dumating ba, Sir Monsur, dun sa point na nagamit niyo yung taekwondo sa totoong panganib na pangyayari? Yes. May mga experiences ako na I had to defend myself. I had some encounters here in the Philippines and abroad na nagamit ko talaga. And very effective siya. Lalo na nung mga 80s at 90s hanggang siguro mga early 2000. Yung hindi pa siya ganun kakasikat, hindi pa siya kilala na... Dati kasi, nung national team kami, pag bumabiyahe kami, akala ng mga tao sa airport, dance troupe kami. Kasi may mga itsura kami, tapos naka-Amerikana kami. Ganun ang pormahan po. Oh, tapos nakabarong kami, national team. Tapos sabihin, ano sport nyo? Sabi ko, taekwondo. Ano yan? Parang tinikling, parang sayaw. Hindi nila alam anong taekwondo noon. Hindi pa kasi ganun kakilala. Hindi kilala ang taekwondo nung hindi katulad ngayon. At malaking bagay dyan, yung pag-aartista ko. Ayun. Dahil pinilit yan sa akin ng mga Koreano, ng Philippine Taekwondo Association at ng mga Koreano sa World Taekwondo Federation. Na ibang kwento naman yan. Pero, nagamit ko siya. At minsan, may time na may nakasparring din ako na MMA na magaling. At medyo hindi ko kaya yung... hindi ako, medyo pag close quarter noon, nung 80s, well, yung MMA noon, walang grappling eh. Mm-hmm. Yung striking na all different style of striking. Kasi yung taekwondo, paa lang. Mm-hmm. So, walang sweep, walang elbow, walang tuhod, walang suntok. Sa MMA. Sa MMA, kompleto yan. So, may MMA na kaming grupo noon. Mm-hmm. Pero sumali ako dun sa grupo na yon, sa Bakbakan International. Yung group, yung leader noon, si Master Tupper. At patay na siya. Pero doon ako natuto ng close quarter battle. Matagal ako ng training sa kanya doon. Mga 23 years ako nag-training sa kanya. So, natuto ako sumiko, sumuntok, pumatid, sumakal, lahat. Basta anything striking, nagamit ko lahat ng natuto niya. Kasi yung pero sila, wala silang sipa na katulad ko sa taekwondo. Wala silang footwork. So may footwork. Advantage kayo doon. So na-combine ko yung dalawang art. At sinasabi ko nga earlier nung break, yung philosophy na add what is useful, disregard what is useless, and add essentially what is advantage to yourself. Kasi in every body structure, iba-ibang advantage eh. So yun, sir, yung sinabi nyo na yan. Yun ang philosophy ko sa buhay ko. Yung philosophy. Yung lagi ko sinasabi na may limang magaling na fighter, itong mga traits na gusto ko. O iba, kahit sa tao lang, sa pamilya mo o sa trabaho mo, pipiliin mo yung traits na gusto mo sa itong player, itong tao. Yung ayaw mo sa kanya, huwag mo gayahin. Tapos, yung gusto mo sa sarili mo,
isama mo yung gusto mo sa kanila. Pag-combine mo para maging ikaw yun. Nice. Yun din ang mga tinuturo ko sa mga anak ko. Na hindi lahat ng ginagawa ng papa nyo, baka magustuhan nyo o hindi tama para sa inyo or whatever. Mama nyo, ganun doon. O kung sino sa pamilya, piliin nyo yung gusto nyo sa tatay nyo. Piliin yung gusto nyo sa nanay mga nyo. Good traits. Oo, tapos, kasi hindi ako perfecto eh. Human being ako. Human being tayo. Nagkakamali ako eh. Nagkakamali rin tayong lahat eh. Opo. So, but as much as possible, we try to live a good, a decent, good life, straight life. A life that God will be proud of. When you meet Him later on, He can tell you that, what did you do with your life. You can, this is what I did, like this, like that. You know, so para makakatulong ka sa yung parang okay, papasukin ka doon. Kung hindi, doon ka sa baba, sa impyerno. Doon ka sa baba. Wala kang ginawang matino sa material world. Wala kang tinulungan na tao na naging, ito daan mo. Naging corrupt ka, naging mandurugas ka, naging criminal ka, naging manluloko ka. You know, mga ganon bagay ba? Iba ang way nun, sir. Doon ka sa highway to hell. Yung mga stairway to heaven tayo. Yeah. Is it true na mostly kailangan may background sa taekwondo kapag ikaw ay action star or artista? Well, it's an advantage and it's more credible. You may not have the same background I have kasi high level yung background ko. But if you have some form of training, enough to be convincing on film that you can move like a real fighter and shoot like a real shooter and run like a real runner and hindi ka mukhang biskwit, hindi ka mukhang malamya, hindi ka mukhang, you know, malambot, then if you can act very well, then you can portray a good action movie, portray yourself in a good action movie and be convincing to the audience. Importante, kung gagawa ka ng action movie, dapat may background ka o may alam ka. Sir, how did you handle martial arts and acting? Was there a time na nagkasabay yung acting project sa competition? There was a time nagsabay, hirap na hirap ako. Kailangan ko mamili nung time na yon. Pero gusto ko pang lumaban, ayoko pang mag-retire. So parang pina-force retirement ako ng mga Koreano na nagdala ng taekwondo dito sa Pilipinas. At parang sinabi nila sa akin na kailangan ka namin at kailangan namin na meron isang Pilipino na pasikatin ang taekwondo sa Pilipinas kasi hindi nga kilala ang taekwondo noon. So sabi ko, sa dami ng estudyante, hundreds of thousands, baka may million nung time na yon, di ko alam, bakit ako yung pinipili yung isingle out na mag-artista? Unang-una, hindi ako marunong mag-Tagalog. Bisaya kasi ako noon at Ilonggo. Tapos, hindi ako marunong umarte. Kasi hindi naman ako galing sa pamilyang showbiz o artista. Eh, yung sagot ng mga grandmaster na Koreano sa akin, ano mas mahirap, taekwondo o acting? Sabi ko, taekwondo, gulpi ka eh, hospital ka, stretcher ka, bugbog ka. Sabi niya, ano mas mahirap, mag-aral ka ng Tagalog o taekwondo? Sabi ko, siyempre taekwondo, masakit eh, bugbugan yan eh. O, pero nag-Olympics ka, medalist ka, nag-Asian Games medalist ka, nag-SEA Games champion ka, nag-national champion ka for many years. O, na-achieve mo yan. Kayang-kaya mo mag-aral ng Tagalog. Kayang-kaya mo mag-aral ng acting. Sabi ko, bakit ako? Parang naiisip. Sabi niya, ikaw ang nakita namin na artistahin ang dating. So, na fit talaga. Oo. So, yun ang mission ko noon. Kaya sabi nila, minsan gusto ko mag-give up mga first 3 years, 4 years ko sa showbiz. Hindi ako sanay eh. Noong time na yun na... Yun ba, sir, ano agad? Action ka ba kaagad na... Na-action ka agad, pero kasi hindi pa ako marunong umarte, so action ka agad. Tapos, nag-workshop ako, aral ako ng Tagalog, hindi ako marunong mag-communicate in Tagalog noon, kay Bisaya, kag Ilonggo ko. Sabi ko, kung ang pelikula, Ilonggo lang, nag-best actor na ko. Meron kang upcoming international movie. I-segue ko muna doon bago tayo dumako na sa ating slam book. Well, may ginagawa ko ngayon, comedy drama. Malapit na matapos yun. Tinry ko lang
Pero mukhang kaya ko naman, sabi naman ni Direk Eric Mati sa akin, kaya mo magpatawa. Kahit hindi ka nagpapatawa, nakakatawa ka. Kasi kilala niya ako eh, magkaibigan kami. Ang bagay talaga sa'yo, action. Kaya yung sunod namin na project, yung kami ni Brandon Vera. Wow. May gagawin kaming action na talagang maganda, hard action. Siguro talaga. Siguro sir, invite namin kayo ni Brandon Vera dito sir, na, to promote. Nasa diba? Guam siya ngayon. Siguro pag nakabalik siya sa Pilipinas. Balik kayo dito sir. Ha? Pero malakas siya eh, malaking tao, 45 years old, professional fighter. Sabi ko, dandahan ka pag naglaban tayo. Ha? Kasi senior citizen na ako, marupok na yung buto ko pa. Mamaya, masipa mo ako ng malakas. Eh ako, yung sipa ko malakas, kaya niya tanggapin eh. So, natatawa na lang. Nagbibiruan kaming ganyan. Guys, eto na po mga kabagit kawan, ang ating Slam Book. Slam Book! Slam Book! Sir Monsur, sabi ni Greg Tamayo from Taguig, hello po, gusto ko po sana magsimula sa pagta-taekwondo. Ang kaso lang po, may hika ako. Okay lang po ba yon or bawal po? Tanong niya sa doktor niya. Oo nga. Tanong niya sa doktor niya. Dahil ako, papayag ako, pero kailangan i-pace mo yung sarili mo. Mm-hmm. Kasi yung training, 2 hours. Minsan 1 hour and a half. Mm-hmm. Baka hindi niya kakayanin yung diretsyong 2 hours. Mm-hmm. Pero kung meron kang nararamdaman existing na condition, dapat ipaalam mo. Yes. Tsaka importante, mamili kayo ng matinong instructor. Ako, ang advice ko talaga sa mga magulang, lalo na pagbata, mm-hmm, pag pina-enroll nyo yung anak nyo, tingnan nyo yung background ng instructor. I-check mo. Tingnan mo kung ano klase siyang instructor. Kung okay ba siya o hindi. Anong reputasyon niya? Matino ba siya? Mm-hmm. Paano niya tinatrato mga estudyante niya? Mm-hmm. Kasi may mga reports na hindi maganda minsan na sinasaktan ng instructor yung bata. Mm-hmm. Kasi akala niya tama yun. No? Kasi unang-una, sila ang magiging parang responsable sa mga anak niyo. Pero kung siyempre, malaki na kayo, 21, 22, 23, eh may sarili na kayong utak, hindi na kayo basta maloko-loko. Sir Monsur, sabi ni Crisa Palomas from Valenzuela, ano po ang purpose nung pagbabaw sa taekwondo? Ang ibig sabihin ng baw sa tao sa training ay sign of respect. Respect, yes. Na respetuhin nyo ang mas nakakatanda sa inyo o mas nakakauna sa inyo. Mm-hmm. At pag nag-competition kayo, magbaw kayo sa isa't isa, mm-hmm, labang kayo, pagkatapos baw, kumbaga, sport to. Hindi kayo magkaaway kasi combat sport eh. Yes. That's why sinasabi ko, it takes a lot of guts for any human being to go in the ring, mm-hmm, in any combative sport, mm-hmm, to compete and fight. Hindi lahat kaya yan. Ang loob mo kailang buo dun. Mm-hmm. So, yun. Pero, tandaan mo yung tenets, yeah, yung mga lessons, mga values na kailangan yun yung mo. Kailangan. Oh, yung bow na yan, respeto yun. Hindi yan kwan, ha? Hindi yan kumbaga kailangan gawin. Mm-hmm. Ginagawa lang nila. As out of respect. Respect. Mm-hmm. Oh, kasi so, kayo yung pinaka-high. Oh, so natutuwa naman ako na kahit na medyo matanda na ako at medyo hindi na ako ganun ka-active, mm-hmm, sa asosasyon. Dahil ginawa akong presidente ng Southeast Asia Taekwondo Federation ngayon. Mm-hmm. So ako ngayon ang nag-handle ng 11 countries. Wow. Pangalawang term ko na to. Naka 4 years na akong presidente. Actually gusto ko na mag-retire sana. Kailangan ka pa sir. Ni-request ng 11 countries na ako pa rin daw mamumuno sa kanila. Nice. Pero sabi ko, ito na ang last term ko. Mm-hmm. Kung pagkatapos ito, pwede ibigay na sa Vietnam, ibigay na sa Thailand, mm-hmm, o kung hindi, ibang Pilipino naman. Ako, yeah, naging first Filipino president ng Southeast Asia Taekwondo Federation. Oh, so, siguro dahil 60 years old na, pwede na maging presidente. So, do you have any other sports po ba aside from the martial arts? Well, I play golf, mm-hmm, I shoot my guns, shooter din ako, pero hindi ako nagko-compete, pero I enjoy shooting, mm-hmm, my guns, and then nagwo-workout ako, mm-hmm, sa gym, I lift weights, then I ride the bike. Lahat na ata yan, sir. Yun, kasi kitang-kita naman sa ano nyo, yan, sa yun, build so, ng inyong body. So, para maintain ko yung fitness ko. Para, sa swag. So para kahit may edad ka na, medyo tikas ka yan, pa rin. Yan, nakakita nyo naman si Sir Monsur. Oh. Kaya dapat inspired din yung ating mga kawan at kabahagi. Tingnan nyo kung gaano ka-stocky at ka-buff si Sir Monsur. If ever ba time comes na, gusto nyo ba i-produce yung mismong kayo as, siyempre, parang promoter ng martial arts, ganyan, yung life nyo?
gawin life story. Gawin life story. Yung buhay ko. Yeah, like in martial arts, si sports, syempre. Siguro. Open ba kayo doon sa ganun? Hindi, open ako siguro hanggang nakasal ako. Pag, yung pag-asawa ko na, wag na. Yung bago ako nakasal, yung rise to being Monsur, from a probinsyano, coming to Manila, who doesn't know to speak Tagalog, and competing in the national competitions, competing in the all the local competitions until naging best player of the country ako, naging most valuable athlete ako ng taekwondo, until naging team captain, until naging first Filipino Olympic taekwondo fighter tayo, until nalagay tayo sa De La Salle University Sports Hall of Fame, hanggang nalagay tayo sa Korea Museum na isa sa mga Hall of Famers ng taekwondo sa buong mundo. Talaga. Tapos, grabe na sir, hindi na namin kinakaya yung yung achievements nyo. So, doon hanggang nag-artista ako, hanggang napasikat ko yung taekwondo sa buong Pilipinas until inikot ko yung Mindanao, Luzon, Visayas. At pinuntaan ko lahat ng tournament. Tapos nagbigay ako ng exhibition, nag-inspire ako ng mga kabataan para mag-try ng taekwondo at mag-compete for the Philippine team. Tapos hanggang nagbukas ako ng mga gyms, nagturo ako, at nagbigay ako ng mga scholarship sa mga kabataan na hindi pwede magbayad ng tuition fee noon para makapag-aral sila ng taekwondo, makapag-aral sila sa private school, at makuha sila maging scholar athlete, student, until siguro until nag-asawa ako, nagkaroon akong pamilya. Ang ending siguro, doon na lang. Stop na doon. Kasi private na yan eh. Yung family ko, after that, private na yan. Yeah. Sir, Terry Cabilian po ng Quezon Province, para po sa inyo, kontento na po ba kayo sa buhay nyo ngayon o may gusto pa kayong ma-achieve? Sa totoo lang, kung anong dumating pang blessings ni Lord, mapa-political career ko, mapa-showbiz career ko, mapa-sports career ko, tatanggapin ko, and as usual, I'll always do my best to perform at my utmost potential. And if it will add to my legacy, to one day when I'm gone, younger Filipinos are gonna ask, who's Monsur del Rosario? Well, you know, not only is he a Olympic athlete, not only is he an action movie star, not only is he a politician, he's helped other people in so many different in these three fields, and you know, I want to parang show to be a parang like a sort try. I mean, my best to be a role model for the youth. Parang someone to aspire to be like. Maybe I can be like him, and maybe I can be more than me. If they can do more than me, even I'm happy. That means, you know, I've inspired younger Filipinos to achieve bigger heights, and then parang they have surpassed what I have done. Last question, sir. Any plans ba? Like, do you plan to pursue ulit itong political ano nyo, or just focus na lang on your private life? Well, kung ipagpala ng Diyos sa akin, no? Kung ano man ang dumating sa buhay ko na ibibigay ng Diyos na opportunity, Kathy, alam mo naman, kanina pa tayo nag-uusap. Yes, sir. You know, I was honed by fire and steel in a very hard combat sport. And I've never left that world, you know. And in real life, I'm a real fighter. I'm not just a fighter in the movies. So, you know, I'll never back down from a challenge that I know na kaya kong gampanan, kaya kong to do my best to succeed, to do the right thing, you know, in the eyes of God and in the eyes of the people with the right minds, no? I'm open to all opportunities. Hanggat pwede pa lumaban, sir, lalaban tayo. Yeah. Hindi pa naman ako naka-wheelchair. hindi pa naman ako na heart bypass. Wala pa naman ako angiogram. Wala sa itsura, hindi pa sir, naman ako na stroke. Naku, parang hindi aabot sa mga ganun. Sayang naman ang pagiging De La Salle University graduate natin at Sports Hall of Fame ng De La Salle University. Sayang naman ang pagiging Olympian natin.
Diba? Ay, marami tayong matulungan at ma-share at ma-inspire na mga kabataan. It's really the youth because they're the future of our nation. Wow. Galing. Ang ganda ng mga sinasabi ni Sir Monsur. And this time, diretso na tayo sa ating Fast Break. Fast Break! Fast Break! Fast Break! Mabilis ang tanong ng Sir Monsur. Lights on, lights off. Anako! Narinig na to. Pambira. Eh, kahit ano, pwede ako. Ah. Eh, 110, 220, automatic voltage ako. Pero kung papiliin ako, siguro off pero may konting ilaw na medyo hindi masyado madilim. Medyo dim. Oh. Natatawa yung... Alam ko na yung iniisip ng mga lalaki dyan sa loob. Oh. Eto po. Describe taekwondo in one word. In my time, it was deadly. Now, it's a sport. Hot coffee or iced coffee? Hot. What is the first thing you would ask God? Did I do well? What is your greatest achievement? Before my family, my career in taekwondo. After my family, my kids. Would you rather have more time or have more money? More time. Complete the sentence. Lahat ay gagawin ko para sa? Diyos. Sinigang or adobo? Sinigang. What is your lucky number? My birthday is 11, but I think 8. Pinoy's are best at? Making people laugh. Thank you so much, Sir Monsur, ha, sa pagiging sport niyo po at sa pagsagot ng ating mga katanungan, of course, sa ating mga listeners at yung mga napakadaming naming natutunan. Thank you also for inviting me. Thank you to Sports Minded. More power to you guys. I hope your show continues. We need more shows like this for people to listen to. No, thank you. And stories about sports heroes to encourage and inspire the youth. Thank you so much, Sir Monsur De Rosario, for spending your time with us. Alam ko napaka-busy nyo, but still, you find time na makasama kami live. Ha? Kaya maraming salamat po. And again, thank you so much mga kabahagi and mga kawan sa pagsama sa amin ni Sir Monsur De Rosario. Until next Saturday, dito po sa Sports Minded, this has been Cathy G, as Team Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work. Totoo yun. Hard. Totoo yan. Good day, everyone. Witness ko yan. Thank you.